Yeah, so good morning mga kaimas. Panibagong araw, panibagong gabi tayo. So meron na akong mga kasagutin sa mga katanungan sa akin. Ipapanaro yung diskarte ko ng mga tinatawag na 3-step exterior detailing. So magkakaiba ko kasi mga diskarte ng tao. Okay? Una kong ginagawa, number 1, ayan, lista nyo, car wash, pati mga gulong. Okay. Hindi ko pa inaalis yung mga gulong. Kinakaros ko lang po. Inaabot ko yung sagad na abot ng kamay ko. Pwede mo yung mga loob ng mugs. Ay gumagamit ako ng mga brush or mga microfiber wash mitt para maabot. Okay. Iba yung skate ko ng mga mug rose detailing na kailangan ko siyang tanggalin. At yung loob ng fender liner ay kailangan mo ng balik sa dati niyang itsura. Yan po yung pinakampri. Then, iba rin po yung hindi rin po kasama sa akin yung mga underwash. Okay, kasi nga po ay siyempre more lang sa natin kaya hindi kasama. Okay, iba rin po yun. Hindi po kasama yung tire detailing, so car wash lamang po talaga. Siyempre sa car wash, kasama doon yung buong patanggalin ko yung mga plate number, harap at lipod, then dilinisan ko yung grills. Okay, so after ko siyang linisan, na kailangan ko naman siyang linisan, so number 2, ayan number 2 po na kailangan mo siya linisan ang buong loob. So ginagawa ko ay binoblower ko muna yung mga bangko, nilalabas ko yung mga mating, nililinis ko and lower yung buong loob para matanggal yung mga nilabok. Pero syempre bago kayo magtapo ng resibo, tanong nyo muna sa may-ari or basahin nyo muna. Okay? Kasi meron kasi minsan nangyayari yun sa mga car wash, ang tapo ng resibo. Siyempre, si customer naman ay ginagawa niya na pala ay nag-inventory pala siya. Every month, magkana yung gas niya. Yan, diba? Yan, para sa mga pagawa ng mga car wash boy. Okay, basta magtatapo ng mga resibo or magbabaking ng mga resibo. Okay? Then yun, after ko siyang vacuumin, blower vacuum, kinakailangan ko naman punasan yung buong lahat ng mga plastic or rubber siding dashboard ng basahan na malinis and babasahin ko, pipigayin ko ng maigi tsaka ako ipupunas para makuha yung mga likabo. Yung iba kasi ang ginagawa yan lamang drape yung armor na agad, kumbaga tinabunan mo yung likabo ng armor oil. Okay, yan, para sa mga baguhan ang derdes para sa inyo. Siyempre, kasama rin yung other mga air vent, kasama rin po. Mga daluyan ng aircon. Okay, then after nun ay number 3, asphalt removal. Yung asphalt removal, okay, yung number 2 pala, no? Number 2, no? Ayan. O, number 3 na nga pala mga kaimas. Sorry po. Number 3. Asphalt removal. Meron po ako dyan sa aking channel na tutorial kung paano gumamit or magtanggal ng asphalto. Meron po ako dyan. At sa mga baguhan, visit my YouTube channel for more video tutorial. And overspray. Sa asphalto mga kahimas ay pwede kayo gamit ng, kung wala kayong kerosene, pwede kayo gamit ng clay bar. Huwag kayo gagamit ng thinner dahil yun po ay nakasira ng pintura. Huwag rin po kayo gagamit ng liha kung asphalto dahil mababawasan po ang top coat ng inyong sasakyan. Hindi po authorized na nililiha ang asphalto. Okay? Then, sa overspray, pwede po kayo gamit ng liha. Kahit po sa mga salamin, pwede po yan.
salamin sa labas, exterior, pwede po kayo mag-apply ng clay bar. Pero syempre, kung wala kayong clay bar, meron pa kayong isang option para sa salamin. Pwede kayong gumamit ng card. Okay, meron po yung tutorial paggamit ng card sa mga salamin pagtanggal ng overspray. Yan. At sa mga baguhan na, removal, overspray removal. If in case naman po na hindi kaya ng clay bar yung mga overspray, pwede po kayo gumamit ng liha na number 5,000 or 7,000. Yan. Para sa mga baguhan natin yan ng mga doon na sa part na merong hindi kaya ng clay bar, pwede kayo magliha ng 5,000 or 7,000 na grid. Then, number 4 ay mag-engine wash ako. Mag-engine wash. So, yung iba ay hinuhuli yun. Ako kasi, ang ginagawa ko kasi, hinuhuli ko yung mga pagbabapin. So, iniuna ko yung mga engine wash. Kaya ako siya inuuna. Kasi po, ito pong ating mga maong. Yan. Tumatama po sa body painted. Kahit po yung ating mga, yan, damit. Nag-cause po yan ng mga, ano, scratches. Okay? Kaya sa mga baguhan, ay gumamit kayo ng magnifying glass. Doon yung makikita na tama ako. Yan. Tips ko lang sa inyo. Tips ko lang sa inyo. Naunahin niyo yung engine wash bago ang mag-backing. Ngayon yun, pag-acid rin, unahin niyo rin syempre. Dahil tatama pa rin yung inyong shirt or damit. Okay, pwede pa rin tumuskos doon. And yung pag-apply ng acid rain na chemical, meron po ako sa channel ng tutorial kung ano yung chemical na gamit ko. Although lahat naman halos lahat naman ang nabili ko ng chemical, mga 70%, 80% na hanggang effective naman sila lahat. Effective naman sila. Okay? So yung mga ginagamit ng mga chemical, hindi po yung mga sponsor, no? So para lang magkaroon kayo ng mga idea sa mga gusto mag-DIY. Ayan. Acid rain removal, yung number 5 po. Number 4, engine wash. Number 5, acid rain. And number 6, taping ng mga plastic and rubber. Bakit kinakailangan rubber chrome at bakit kinakailangan tapean? Okay? So, kahit na po ako po ay bihasa na, hindi po ako professional, pero syempre, malawak na rin ang aking kaalaman. Kahit na gaano ako kaingat mag-bapping, ay talaga pong natamaan pa rin ng mga plastic at rubber. Kaya ugaliin nyo po na mag-tape dahil kapag po sila tinatamaan ng foam pad, bapping, or cloth pad, yan, or foam pad, yan, ay nasusunod pa rin po yung mga rubber and plastic. So na kaya sa customer, diba? Kaya ugaliin nyo po na mag-tape bago kayo magsagawa ng pag-bapping. And yung number 7 ay bapping top coat and headlight, taillight. So, authorized din po na binabapping ang headlight at taillight sa exterior detailing para sa akin po, no? Kapag na ako nasabi ko ay nagkakaiba ang mga discarte ng tao. Siyempre, kasama rin yung mga loob ng mga handle and yung piano block sa mga grills. Okay, pero yung mga plastic po ay hindi authorized na binabapping. Pero pwede po ay gamit ng clay bar sa mga plastic para matanggal ang overspray. And kapag piano block naman po ay pwede rin kayo magbapping. And then sa mga handle at grills, meron po kasing grills na piano block, pinabating po yun.
Ay, hindi po nga siya yung ganito kalalaking mga baboy. Okay? Ayan, para sa mga baguhan, sa mga car wash owner, car owner, o mga baguhang retailer. So, kung hindi niyo po kaya ng mga bumili ng mga mini baboy, pwede naman po kayo bumili ng mga yan, Dremel. Ayan. Mini grinder. Ayan. Meron po niya sa Lazada. Meron po niya sa Lazada, mga kainas. So, nabili ko siya kasama mga gamit. Umubos din ako ng mga 3,000, mga kainas, kasama sa mga padlock ko. Kesa bumili kayo ng mga mini, kesa naman bumili kayo ng mga mini popping ng mga nagkakalaga ng 12,000, diba? Eto, 3,000 lang. Kasama na yung mga pop pad niya, mga bala niya. Yan, mga maliliit. Yan. Yan, meron pang mas maliit. Yan. Sa Lazada ko meron niyang vent yan. Para sa mga handle at grills. Okay, yan. Okay. At sa mga piano block. Yan, pwede po yan. Sa mga piano block. Yan. Okay. Nangyayari po yun minsan sa mga adalahan niya, mga piano block. Explorer. Expedition. Ganyan po ang itsura ng piano block. Yan. Okay. Sa interior, meron din po niyang piano block. Yan. Sa headlight, yung pagbabapin ng top coat or body painted, meron po ako sa aking channel. Sa Toyota Vios, black red, black red, and NB350 na pickup, Estrada, Estrada Mirage, Navara, yung mga kahimas meron ako doon. Okay? Then sa headlight and taillight ay meron din po ako tutorial para mag-vaping. Okay? Ano lang yung mga kahimas? Ano lang yung exterior lang? Exterior lang ng headlight and taillight. So iba rin yung procedure ko ng mga headlight and taillight detailing. Okay? Yung procedure ko ng pag-detailing ng headlight or restoration, meron po ako sa aking channel ng tutorial. Yan. Okay, number 7 yan. Ito. Number 8. Chrome emblem pinning. So, kasama rin po yung mga kahimas. Meron din po yung tutorial kung paano mag-ilis ng mga emblem. So, Ford Ranger. Toyota Wigo. Montero. So, marami po yung mga kahimas. More tutorial. Para... Yan, para sa mga baguhan natin dyan, mga viewers na gustong matuto. Then, number 9, car wash. Car wash. Removal powder, number 9. Okay, bakit kinakailangan ulit car wash after ng bopping? Ano yung mga kahimas? Hindi mo kaya tanggalin ng blower lamang ang mga powder wrapping compound. Kasi minsan meron siyang tumatalsik na ano pa, mga for example, napasobra yung lagay mo, tumilamsik sa ibang parts. Okay? Nangyayari po yun at sa mga wiper, umiipit po yan sa mga gilid ng mga rubber ng salamin, umiipit po yan. Kaya pinakamaganda, based on experience, ay kinakarwash ko na. Dati, binoblower ko lang. Pero kinakarwash ko na para mas magandang kalabasan. Then, yun, number 10, last but not the least, top coat protection. Okay, pero syempre, after car wash, blower nyo muna ng maigi yung buong area. Diba? Baka may tulo-tulo pa na kaya sa customer pag nirelease or kinuha ng customer, diba? Kailangan blower nyo, kulangan blower, compressor, pwede naman po yun. Ayan, wax protection. So, hindi na ako nag-a-apply ng vaping wax after ko siya i-tree step.
So, na-apply ako kasi ng 3 step. First step, rabi compound na matalas and yung hindi gaano katalasan. Siyempre, yung pangatlo nun ay wax. Okay? Yan. So, minsan, napansin kayo minsan sa akin na may mga niliha. Yun po yung after pinturahan ng pintor, sa akin na po ang bagsak. Siya na po nagliliha. Ibig sabihin naman po na 2-step detailing. Pero kung ako po ang nagliliha, 3-step po yun. Pero katulad ng sinabi ko rito, nakasaad dito, sa listahan ko, yun po yung mga diskarte ko. Okay, then number 10 ay top coat protection wax. Top coat protection wax, so hindi na po ako nag-apply ng batting po. Na-apply ako na po siya ng 1, 2, 3. Ang ina-apply ko na lang po dito ay pwede ako gumamit ng hydrophobic wax or waterproof wax. Soft 99, Arnova, basta yung hindi na binabapping. Yung hand wax na lang. Okay? Hand wax na lang. Dahil ang buhay ng top coat ay may hangganan. And pag naubos yung top coat at pakakalabasan ng pintura ay matte color. Okay? Matte color po. Ang matte color po, pag nilagyan nyo po ng top coat, ay makintab. Yan, para sa mga baguhan. At iba rin po yung discarte ko ng mga paint correction. Ayan, dagdag ko na rin, no? Yung paint correction ko po, pag meron po siyang mga malalim na gasgas na hindi kaya ng batin, kinakailangan po ay spot repair kung hindi naman malaki. So, kung malaki naman, per panel repair. Okay? So, medyo maging maingat po tayo sa paggamit ng batin. Sa mga hindi alam, yung RPM, ang RPM po ay speed, yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, huwag po yung gamit ng speed na 4, 5, and 6 dahil yun po yung mga overspeed. Yun po yung mga ginagamit na ng mga pagtabas ng bakal, bato, at ilagawang kinso. Isa kasi kinoconvert itong mga papi ng kinso. Or tiles, yan. So, 1, 2, 3 lamang kayo mga kahimas para hindi kayo makasunog ng pintura or top coat ng sasakyan. At huwag nyo kababaran ang mga katuhan. So, katulad sabi ko, meron akong tutorial sa aking channel kung paano mag-bapping. Yan. So, mga kayimas, at okay na? Okay. Nasagot ko ng mga tanong sa inyo. Katanong ang ating mga kaibigan dyan. Siguro sila mamaya mga ng car wash owner. Ayan. Shout out sa inyo. So, thank you for watching. Sana po ay napanood nyo to. Ayan. Okay. At shout out po kay Sir Arnel Asmusas, yan, hindi ko alam sir kung Muslim. Okay, shout out po sa kapagdami dyan. At kay Benedicto Aldisman, yan. Yan, dalawang Muslim po sila siguro. Mga kapadya kong Muslim dyan. At kay Ma'am Miriam Arsinas, yan. Arman Arculo, yan, shout out po. Shout out po sa lahat ng aking mga bagong subscriber at sa viewer. Ayan, kung bago ka sa channel ko, syempre, subscribe na mga kaimas. Ayan, sa pala mga kaimas, kita ko sa isang upload. Thank you for watching. Keep safe and God bless. So, bye-bye po. Bye-bye.